And we're live. We're live na, Bri. May dalawa nang nanonood. Okay. Antayin natin dumami bago tayo mag-hi-hi. Ayusin ko lang. Eh, anim na. Yan. Hello, everyone. Dami-dami pa. Teka lang. Naku, mag-iingay naman yung content ko na. Yan. Ay, wait. Stop. Ayan, marami nang nanonood. Hello, hello, hello. Hello, everyone. We're live. Welcome to Just Success, everyone. Ay, bakit nag-e-echo ko? Ano yung echo? Ah, may rinig ko din dito. Wait. Hi, everyone. Welcome to another Just Success. This is your host, Ana Soriano. Kung nanonood kayo ngayon, say hi sa comments. And kung saan kayong location ngayon. Ayan, marami nang nanonood. Babatiin ko muna. Ayan, si Ged. Ged Dugang, hello. Mm-hmm. Si Genicel. Ayaw ko na nga doon sa laptop. Si Melissa, si... Ay, si Holly. Hello, Brian. Si Holly pala. Tapos si Maik, si Shwanish. Ang hirap pa sa akin. Si Aileen. Si Ged, ayan. Gandang hapon sa inyong lahat. So, ayan, nandito tayo ngayon para interviewin ang isang VA Bootcamp student. So, isa daw siyang taong bahay na ngayon ay work from home tatay. Talagang may rhyming. Walang iba, kundi si Brian Zenarosa. Hello! Hello, hello! Ayan, mag-hi ka sa kanilang lahat. Baka may babatiin ka yung baby mo. Parang kanina lang. Lahat na kamag-anak mo. Batiin mo. Hello sa asawa ko. Nasa kabilang kwarto lang. Ay! Pinalayas niya yung asawa niya. Sabi, doon ka muna sa kabilang kwarto. Ewan ko, wala akong makita kung nanonood na yung mga kaibigan ko. Ah, wala pa siguro. Baka maya-maya. Ayan. Sisimulan na natin. Ay, teka lang, ang dami nag-hello. Si Bong. Hi, Bong! Si Bong Asleta, si Don, si Noemi, si Melky, si... hi, Jackie! Ang tuwa talaga si Jackie. So, yan. Simulan na natin ang chikahan. Kasi, hindi siya nakapag-chikahan sa akin. Dapat meron kasi usually, chikahan sa, bago mag-live. Pero, wala akong alam sa kwento ngayon ni Brian. Ngayon, para surprise. Yeah, ngayon i-share talaga. Tapos nga pala, bago kong makalimutan, sa lahat ng mga nanonood, meron nga pala si Brian i-share na PDF file. Maganda i-tesh. Mga compilation niya ng mga quotable quotes ng mga in-interview from Just Success. I'm sure marami rin kayong mapupulot dito pag nabasa niyo kasi nag-enjoy ako. Mamaya pa share ko kung yung PDF file pag may time pa kung hindi madaldal si Brian. So game, anong buhay bago naging work from home tatay ang taong bahay? Anong ganap? Ah, sige, start natin. So may outline naman kaya walang problema. Sige. Basahin ang outline. Dito, salamat dahil na-invite rin ako dito. Kumbaga, hindi, 1 year ago kasi, kumbaga parang ang galing ni Lord kasi kumbaga 1 year ago, pinapanood ko lang yung pinakauna si Emmanuel Domingo. Grabe yun, sabi ko. Although hindi ko naman inaasam na makasama dito sa Just Success, sabi ko, darating rin yung panahon, okay, na hindi man direct sa Just Success, sa ibang paraan makapag-share ng story, success talaga. Ayun. Pero, ayun nga, una-una, salamat sa inyo, sa team ng VA Bootcamp, Work From Home Roadmap, and talagang blessing kayo sa amin na nagsilbing inspiration kayo sa amin. So, thank you so much. So, yeah, let's begin. Anong year ka pala muna, Brian, nag-join pala ng VA Bootcamp? 2020? Last year, 2017. Okay, sige. Mga March ako nag-start. Ayun, anyway, so simulan natin. So, mag-introvert din ako kumbaga lumaki ako na isang introvert. Freelancer talaga introvert? Ewan po, hindi, siguro kasi. Kasi nung pagkaba ng bata, basta tabatoy ako noon, mataba na, ewan. Hindi naman ako maniwalang mataba ka dati. Hindi, nakakito diet ako ngayon. Oh, nice. So, idol ko, Sir Jason eh. Alam ko, nagkikita. Parang nagpo-post yun dati. Ay, nagkikita ka pa ba, bossing? Ayan. Parang hindi ko alam. Anyway, yun. Basta from elementary, high school, to college, talagang introvert ako. As in, ayoko sa tao.
Hindi ako nakikipag-usap. Okay. And parang ano, masaya ako nang nag-iisa. Ewan ko kung bakit, bakit. So, siguro isa yun sa mga naging struggle ko kaya hindi ako nag-excel sa school. Kasi, ewan ko, pag sa teacher, yung mga recitation, ganyan, ganyan, so on and so forth. Hindi ka nag-raise ng hands. O parang ang basihan kasi nila sa school, diba, na kailangan dapat mo active, diba? Dapat bibo ka para, di naman mapansin, para alam nilang nakipag-participate. So, ayun, hindi talaga ako nag-excel kasi nga, although alam ko yung, for example, may mga tanong, kaya mong sagutin, pero ayaw ko eh. Ayaw mo lang mag, ano. Tsaka pilito ko, Zenarosa, diba? Laging sa dulo. Sa dulo ka. Okay, uwian na class. So parang nasa dulo ka, naiyakap ang magtaas ng kamay. Kasi siyempre, pag tinaas mo yung kamay mo, ano mo yung sabay-sabay siyang lilingon. Oo, parang ayaw mo ng atensyon. Oo, ayaw ng atensyon. So yun, kumbaga, siguro, doon na develop, no? Parang negatively, yung insecurity sa akin, yung pagiging introvert. So hindi lumabas yung sabi nila potential, yung mga skills ko bilang lahat naman tayo may binigyan ng gift ni Lord ng skills, so hindi lumabas. Pero on the other hand, na-direct naman yung attention ko sa music. Yan. Okay. Diyan naman ako. Musician ka ba? Musician ka ba? Yeah, oo. Nagki-keyboard, nagwo-worship lead rin sa church. Yeah. Okay. Oo. Tapos, pero yung father ko kasi pastor. Mm-hmm. Father ko nagpa-pastor before. So, laking church din ako. So, naano rin sa akin yung when it comes to music. Ito talaga ako nasanay. So, parang ayun naging output ko. Mm-hmm. Anyway, yun nga. Elementary, high school to college. And then, fast track. When I graduated, HRM graduate ako, hotel and restaurant management. Okay. From CEU. Sensya Iberfood. Ah, talaga? Kapit-bahay ni Holy Spirit doon ako galing dati. Ah, nakita ka ba doon eh? Hindi tayo magka-batch. Bata ka pa noon. Hindi ka ba? Gumagabay-gabay ka pa siguro noon. Sa'yo nang galing. Bakit? So, yun. Kumbaga, pagka-graduate, HRM graduate, hotel and restaurant, yung typical na parang nagiging stepping stone ng mga HRM graduate kasi is usually sa restaurant, hotel. Yung asawa ko nga laging tinatanong, uy, alo, is kasi luto eh, di ba pag HRM lagi. So magaling ka magluto ba? Hindi. So hindi. Alam na natin ang sagot. Mahilig lang kumain. So pareho pala tayo. Ayun. Mahilig lang kumain. So, pero ang mindset ko kasi noon, sabi ko, I will not focus sa dun sa mga pagluluto, ganyan, so on and so forth, or pagiging chef, kung ano man. Dun ako dun sa ba, hotel and restaurant management. Dun ako sa part na management. Ma-manage lang talaga. So pinangarap ko talaga, maging general, big dreams, general manager ng isang hotel or ng hotel talaga. Ay talaga yung big dream ko noon. So yun, stepping stone ko when I graduated from college, nag-waiter ako. Mm-hmm. Ayun, nag-work ako as waiter sa Max's. Max's Taytay. Kumain ka na doon? Nakita pala kita doon na. Work? Oo. Okay. SM Taytay. Malapit lang. Pero hindi sa SM Taytay. May tikling. Okay. Ay, hindi pa nakakain doon. No? And so, sa Max's doon, mga 6 months lang naman ako nag-work doon. Kasi sabi ko nga, stepping stone lang naman. Yun ang experience. Yung supervisor ko nga noon, gusto na akong i-absorb. Mm-hmm. I-absorb doon as parang sa events, yun nagko-coordinate ng mga parties, ganyan, so on and so forth. Mm-hmm. Kasi parang nakita ni rin nila yung potential ko. Pero alam natin, yung practicality, yung sahod kasi, yun ba yan ba? Mababa tas provincial rate. Oo. Tapos, ilang ano kasi, fine dining restaurant pa yun. Oo. So, hindi katulad sa mga fast food, although nas nakakapagod sa fast food kasi mas maraming tao. Ang mahirap kasi doon is yung plates mo, ang bibigat, sobra. Oo, sa Max, no? Iba yung ano doon. Talagang, naalala ko yung, kasi, 5'3", 5'4 lang kasi ako. Wala na, sabi rin ang height. Okay lang, di naman nalalaman sa freelance. So, parang ako isa ako sa mga pinakamaliit doon. Pero talaga yung binubuhat ko, ang taas na mga plato. Taas na plate, so mas mataas pa sa iyo yung plate. As in, oo. Tapos yung oval, mga, sa mga ano dyan, mga freelancer na
na galing sa fine dining or alam nila yung makakarelate sila, ang hirap talaga sa fast food and sa fine dining restaurant. Okay. So sabi ko, hindi pwedeng habang buhay dito. So saglit ka lang kay Max. Mm-hmm, 6 months lang. So, pahinga lang ng mga isang buwan noon. So that was 2010. Ah, hindi ka pa married noon that time, no? So, ay, hindi pa. Hindi pa. Oh, hindi ko pa na-meet yung ano ko. Love of my life. Oh. Yeah. Sige. So mga 2010, June to 2016. Ay, 2011. Mga January. Yun, dun ako nag-work. And then, umalis ako dun. And then, nag-apply naman ako as training assistant sa ano naman. Tokyo. Oh, anong favorite ko yung mga sinasabi mo? Teka lang, interrupt lang kita. Sabi ni Halle, right na ba? Maganda daw ang ating shirt. Yes. Impressed. And good things come. Nasaan nagdadala yan? Who hustle. Sure ba? Ayan, sabi, hey, bootcamp kasi ito na shirt. Kapag nag-hustle ka, meron kang gantong shirt. So, yan. Meron kaming dalawa ni Brian. Pero siya lang talaga nag-hustle. Ay, nag-hustle din pala ako. Anyway, yon. So, after nun, nag-ano ka na, Tokyo. Ang favorite, eat all you can rice. Parang ano kasi yun eh. Sa totoo lang, aksidente na napunta ako sa Tokyo. Bege. Kasi nga, usually, talagang ang i-applyan ko noon is management trainee sa KFC. Mm. Management trainee. Kasi magkasama lang yun eh, in-applyan. Isang building lang yun. Ay, ganyan. So magkasama. Nagkataon. Ano ba si KFC at saka si Tokyo? Mm. Mag-jowa? mag-jowa with sister company. Sister company, okay. Oo. So yun, so hindi ako natuloy sa management trainee. So sabi ko, sayang naman yung punta ko doon. So lumipat ka sa kabila. Oo, lumipat ako sa kabila as nag-apply rin ako sa Tokyo as management trainee. Okay. Kaso puno na rin. Bayan. So, yung ginawa nila, nakita rin nila kasi siguro yung potential na paano ko mag-explain, parang ano kasi ako, detalyado ako sa mga sagot-sagot ko eh. Pagdating sa mga okay. Kaya nga naubos eh. Parang technical kasi ako na tao. So, okay. Yan. Natuwa yung nag-interview sa akin na HR manager. Mm-hmm. So, sabi niya, parang ganun na rin. Kasi pinabalik rin ako kagad, pinaksikaso kagad yung mga requirements. Pero sinabi niya, mas magandang position as training assistant sa office-based. Office-based siya. So, sabi ko, okay so, na yun. Hindi ka sa store. Yeah. Oo, hindi sa store. Pero nag-feel din naman ako nun eh. Kasi syempre, as training assistant, dapat alam mo yung takbo sa store. Diba? So, nag-go through rin ako nung sa Trinoma pa kami nun eh. Sa Trinoma. Doon ako parang OJT before I officially... Sa Trinoma? Tapos nasa Antipolo ka na nun? Grabe. Diba? Struggle ng commute mo. Sobra. So, ayun. So, di ko na... May mga issues na nangyari doon. Parang, ewan ko, na-board ako, nakulangan ako ng support. Kasi, hindi ko na lang i-share para protect na company. Kasi, grabe respeto ko din sa HR manager namin doon. Pero yun nga, umalis ako, 3 months lang ako doon. Okay. 3 months lang ako. And then, after that, so 2011, since 2011, nag-resign ako, actually parang ano yun eh. Alam mo yung, ano tawag ito sa biglang umalis lang? Awol? Awol yun. Yun ka. So nakita yung mukha ko ngayon na. Okay, eto po siya yung nag-awol. So yari. So yun, nag-awol ako noon. Okay. Pero parang, ayun, masakit rin isipin, pero wala, ganun talaga nangyari. Okay, dumanan talaga sa point na ganun. Meron din akong ginawang ganyan. Nag-awol din ako. Ikaw rin pala. Sa mga ganyan. So, ayun. 2011 to 2015, fast track natin para mas mabilis. Sige. Nagmamadali ka ba? May lakad ka ba? Hindi naman. Okay, marami pang kwento. So, officially, unemployed ako noon. From 2011 to 2015. So, yun na yung... Yun na yung Taong-Bahay ka. Mm-hmm. Kasi inisip ko, nung tinatanong ako about sa title, ano kaya magre-represent sa akin for the past 4 or 8 years. Ayun nga, naging taong bahay kasi ako talaga. As in taong bahay, unemployed. Tapos, pero may source of income. Kasi yung, ito lagi mong binabanggit sa networking sa wasawa ka din. So, na-power-power ka. Na-power-power ka din. Trinay ko. Kasi yung parents ko, they are into networking. Mm. Ayun rin talaga,
So ano to? Anong networking to? Kung matanong ko lang. Ay, yung mga ganoderma, yung mga gani mushroom. Ay, hindi ko na alam. Basta yun, ayun. Pero I could testify na legit siya kasi nag-promote, no? Legit siya kasi nakatulong sa amin. Apat kami lang. Yung mga product ng networking, okay naman. Kaya okay naman. Mahal siya. Kaya siya mahal kasi merong mga, ano, di ba, mag-earn. Tapos commission-based din minsan. Di ba? So, yun. Ayun yung naging source of income ko. Kasi yung parents ko, parang naka-register din ako doon. So, kapal nga ng mukha, ano? Commission. So, yun. Parang yun na lang yung ano, inasahan mo nung time na yun muna. Oo. Kasi wala namang binabayaran na... Wala ka pang pamilya noon. Wala pa. Oh, okay. Darating tayo. Lang, may nagpapapansin. Pansinin daw natin siya. Si Burns. Hello, Miss Nana and Brian. Notice me, please. Wag na lang. Naku, pag... Nag-jumping rope yan kanina eh. Oo, aga-aga eh. Avid fan ako niyan eh. Aba, binabantayan mo din siya. kasi ayun yung nagpasaya nung ano ko eh. Kaya parang... hindi ka umaten nung freelancer, pero kulit niya doon. Kaya nga. December. Oo nga. Kita-kits doon. Sure na yan. Ayan. Anyway, from source of net, yung source ko networking commissions from my parents, effort, hindi sa akin. So, inabang ka na lang, tanggap ka lang. Masarap din. Pero syempre, pero syempre, parang habang, yung edad mo hindi naman bumabata, diba? Tumatanda ka. And lalaki raw matagal mag-mature. Mas nauna raw babae. Whoa, okay, whatever. And mature in a way na pagdating sa life, sa buhay, yung naiisip nila kagad yung pamilya, ganyan-ganyan. Mas mature yung babae. I admit din. Kasi mas mature yung asawa ko sa akin. Okay. Ayun. So, anong ginawa ko noon? During 2011-2015, number one, addict ako sa Korean novela. Okay. May mga kabrigada pala dito si Charm. So, dun ako, ayun lang yung tinutunan ko ng pansin. Okay. Lang ako nanood. Laro ng laro ng computer. So, but ayun yung ewan kung bad ba yun. Siguro kung na-addict ka. Kasi sa akin, bad kasi. Tambay ka na nga. Nood ka lang nanood ng Korean novela. Diba? Parang, so nagabaka ka ba nitong mga panahon na to? Hindi naman. Sobra. Long hair din ako nun. Yun. Okay. Send ko. Send ko pa gano'n. Sige. Send mo sa long hair ako nun. Okay. Ako. Sa yun. Mas mahaba pa buhok ko sa'yo noon. Oo. Oh. Sinasan mo mamaya nang ma-share sa wall ko. Ayun, panakot ng daga. Anyway. Ayun, pero the good thing kasi nga laki ako sa church noon. Pero nung nag-work kasi ako noong 2010 to 2011, parang naging inactive din ako sa church. Kasi nga may pasok ng Sunday eh. Pag sa hospitality industry ka, sa restaurant. Mm. So the good thing naman, nakabalik ako sa church. It made me, yung gap na yung 2011 to 2015, nabalik ako sa church. Actually, naging head pa ako ng singles ministry. Talaga? Oo. Kumbaga, ayun naman yung highlight. Kumbaga, si Lord, may purpose naman si Lord. Why things happen. Siguro dito mo nakilala yung wife. Galing. Really? Bala. Parang sindira na, ako, sindira. May ano kasi. Hindi ko na ako si-share ko. Basta may... Share mo na kaya. Kasi, basta may... May spark na before between us. Tapos nung nawala ako, nawala rin. Tapos nung bumalik, ayan na. Nagkaroon ng spark. And then, nagtuloy-tuloy. And then, ayun, naging singles ministry head ako, leading mga professionals. Siguro mga 100 group of people, mga professionals. Sabi ko nga, medyo na eh, di ba introvert ka, tapos biglang ganito? Hindi, ayun nga. Ang laking tulong rin nung exposure sa restaurant as training assistant, kahit 9 months lang yon. Kasi sabi ko noon, pagka-graduate ko nung college, sabi ko, total wala naman na nakakakilala sa akin. Pwede nang kapala ng Fez. Pwede ko nang baguhin yung pagkatao. So yung attitude ko, yung character ko. And it happened. Nagawa ko naman siya. And it's a matter of mindsetting din talaga. So yun, I praise God kasi napag-lead ako ng ministry. Ewan ko kung paano, all by the grace of God rin. Tapos, naging part din ako ng worship team. Naging active ako. Active ako sa worship team. Nag-worship lead. Magpapakanta. Tapos, tumutugtog ng keyboard. Ayan, yun yung mga ginagawa ko. And syempre, ayan, na-meet ko rin yung asawa ko. So, nag-comment na yung misis mo. Sabi niya, you have to explain later. We've knew each other since 2006 pa daw. Super kabado lang. Love ko.
Uy, kung saan pa daw kayo kilala. So, sino to? Binanggit ko nga, may spark na. Dati pa. Oo, oh, naman. Shella. Mention niya na pala yon. ano ko rin yan, ulianin talaga ako. Okay, may reason siya. Pero ayun, siguro, one of the biggest struggles lang, kasi pag unemployed ka, you tend to be insecure. Lalo na pag lalaki ka. Uh-huh. Tapos ako kasi, naglilid pa ako ng professionals, yung mga iba, mga, na talaga nagtatrabaho, may mga trabaho. So, parang, nakaramdam ka na inggit. Na-insecure talaga ako. Pero di ko, magaling siguro ako magtago. Magtago. Okay. Hindi ko na-expect. Kasi I have to be tough as the head of that ministry. Ayun, na-survive naman. Pero sinabi ko nga, tumatanda tayo. Ikaw na lang, dinadamay mo pa ako. De, tayo talaga. Ayun, tapos, ayan, 2011, 2015, and then 2015. Kailan ba kami nangyari na naman ako sa asawa ko? Ewan ko sa'yo. 2014, ayan, naging kami ng ex-girlfriend ko. Oh, ex na talaga. Kasi wife ko naman. Kasi wife niya. Magaling. And then, we got engaged 2015, March. Mm-hmm. So, nung na-engage na kami, kumbaga, dito na pumapasok yung ano sa akin, paano yan? Siyempre, ako yung lalaki, ako yung magiging provider. Mm-mm. Although by profession CPA accountant. Ay, okay. Pati pa siya. Gusto ko 'yun. Hindi ko na pala gusto. Yeah. Anyway. Pero grabe rin 'yung ginagawa nila. Doon sa mamaya may kwento rin ako. Marami. Ano. Oh, sige. Okay. So ayun. May kwento to. So I had that mindset na okay, I will strive again. Hindi pwedeng walang trabaho. Mm-mm. Kasi engaged kami and we actually planned 2015 mismo. We got engaged March. We planned October 2015 to get married. Mm-hmm. So, nagsabi pa nga ako sa mom ko noon na parang shinare ko lang sa mami ko. Mm-mm. And then ito yung parang wake up call din sa akin nung nagkaroon kami ng conversation ng mami ko na although harsh kasi ang nanay hindi mo talaga may iwasan mag-alala sa iyo. Ang sinabi talaga sa akin, anong isipin ng mga magulang ni Gina? Na ganyan. Pal ka. Wala kang trabaho. Ganyan, ganyan. Isang pal. Sakit. Okay. Oh, grabe. Although may ipon ako nun. May ipon talaga. Ewan ko. Kasi wala namang ginagastos eh. Lahat ng commission, naiipon ko talaga. And okay. So, hindi ka naman pala magastos na tao. So puripot kasi ako. talaga nakaipon ako. Oh. Na kayang pang-wedding. Kaya, and we could survive. Ano ka ng commission, ha? Siyempre. Hindi ko kinay. Ayun, commission. Nakaipon talaga ako. Kaya malakas yung love ko mag-propose nun. Pero, may points. Although nasaktan ako, ganun talaga eh. Oo. Gagamit si Lord ng mga tao na para ma-hurt ka. But at the same time, kung galawakan mo yung isip mo, makikita mo yung concern nila sa'yo. Why they are saying those things. Mm-hmm. And, siguro, nung moment na yon nung sinabi ko sa mami ko na, eh we're gonna get married. Hindi ko maintindihan ng time na yon. Pero ngayon, naintindihan ko na mahal talaga ako ng mami ko. Because she just want the best, not just for me, but for the family that I'm going to build up. So, thank you, mami. Sabi niya, manonood siya. Mami, I love you. Where are you? Anyway, sobrang nagpursige talaga ako noon. And then, nag-apply ulit ako. This time, nakapasok ako sa Coffee Bean. Christian company rin kasi siya. So somehow, sabi ko, pinag-pray ko kasi. Actually, parang accident din yun eh. Kasi, akala ko yun. Aksidente. Grabe na eh. Mamaya accident. Pero so, magandang aksidente to. Magandang aksidente naman. So yun, kumbaga, parang pauwi na ako no, nasa footbridge na ako dyan sa May Libis. Parang, sa Libis noon, pauwi na talaga ako kasi akala ko hindi talaga ako tanggap. And then suddenly, tumawag yung parang training. So sa Eastwood ka, nag-ano? Sa Eastwood. Sa Dampak, sa Libis, malapit doon. Doon yung ano yun. Alam na gala ako, di ba? Alam ko yung mga lugar. Oo, lalo, may kotse ka na. kahit walang kotse, gala talaga ako. So yun, by accident, natanggap ako. Praise God again. Tanggap ako doon. But, ito na yung mga naging struggle sa akin.
prior during those years kasi 2011 to 2015, nagkaroon rin kasi ako ng health problem. So nagkaroon ako ng tubig sa baga. So right lungs ko and hindi ko makalimutan kasi yun yung first time na nagpo 41, 42 yung temperature ko na ganun eh, humihina na yung resistensya mo. Tas as in, ang sabi noon, kailangan magpasok ng tubo sa baga ko. Kasal na kayo noon, di ba? Hindi pa, pero kami na ni Sheila noon. Yun yung nagpa-plano na nga ito. Oo. Mga 2014 din yun. Mga ganun. Tapos, ayun, ewan ko nga, one miracle na nangyari. Nagpa-CT scan pa kami noon. And then, we got into natural parang therapy, ganyan. Uh-oh. Supplements. And then, I really praise God. Dahil, all of a sudden, nung nagpa-x-ray ako, after ilang months, 3 to 4 months yata yun, when I'm taking dung yung natural medicines na yun. Mm-mm. Nawala bigla yung tubig sa baga ako. So, it was a miracle from God. Sabi ko, iba ka talaga, Lord. May purpose ka talaga. Kumbaga, ayun. But, sabi ko ngayon, sa coffee bean, another sickness yung nangyari sa baga ako. Nagkaroon naman ako ng tuberculosis. Ayun ba yan? Okay. Nagkaroon ako ng TB. So that was April. So ang treatment sa TB is 6 months. So sabi ko, yung pinagpipray ko na job, kasi dito training specialist na ako. Eh talaga yung, is parang, ang ganda na ng position mo, training specialist. Pero yung sahod kasi nun, parang ano lang eh, 13,000? Per month. Although may mga perks. Perks sa coffee bean. Diba? Libre kang coffee. Oo. Libre ka. Eh nga lang, parang nandun na ako, papick na ulit yung career ko. Sabi ko, ayun, ayos na to. Masasabi ko sa mami ko, may trabaho na ako. Tuloy ang kasal. Tuloy ang kasal. Pero bilang ganun, pagsak. So, nag-treatment ako sa tuberculosis ko first. Uh-huh. And the good thing, buti nga may treatment eh. Oo. Naalala ko nun, kasi sobrang kuriipot ko. Ayaw ko rin. Ayaw mo magpa-check up. Ayaw mong pa-check up. Buti lang nandiyan yung girlfriend ko, yung asawa ko. Di pa kami kasama, girlfriend ko pa lang. Talagang nagsabi sa akin. Ayan, treatment, so on and so forth. And I got treated. Gumaling. Praise God again. Mm-mm. Gumaling. And then, 2015 din. Mm-mm. Doon ako na parang, kasi ang plan namin to get, na-move yung kasal. Dapat October, na-move ng April 2016. Mm-mm. So, I got treated mga natapos ng mga December. Pero noong mga October, habang nagpapagaling ako, nag-go through ako sa mga financial trainings. Mm-mm. Online. CJ3, pati nyo. Mm-mm. Ayun. Siya yung pinakaunang online mentor ko. Ay, talaga. Sa Pinoy Money Academy. Oo, Pinoy Money. Game of Wealth. Nag-member ako doon. Doon na bago yung mindset ko when it comes to finance. And then, na-develop yung financial skills ko, mindset towards money. Kaya nga nakaka-relate ako sa mga financial freedom, how to achieve that. And ayun, doon na-develop, nag-strive din ako. Tapos, 2016, of course, kahit anong mangyari, tuloy ang kasal. Tuloy ang kasal! Tuloy na, tuloy. Kasi, ano lang yan, kumbaga, sabi ko, Lord, ikaw nang bahala. Hindi mo ako pinabayaan ng mga years na yun, wala akong trabaho, nagkasakit ako. Parang ano lang eh, papalakasin mo na yung loob mo. And then, ikaw naglagay sa heart namin ni Sheila to get married. Then we got married April 2016. Pero iba pala yung sitwasyon pag nandun ka na, pag married ka na. Kala mo madali. Oo. Different aspects. Ako kasi, naging pinaka-struggle ko noon is how could I really provide for my family. So, ayun naman, sabi ko, ano kaya yung trabaho na hindi kailangan ng medical exam? That was 2016. So, may nag-refer sa akin, the good thing may nag-refer sa akin as music teacher sa mga Koreans. Okay. Alam, mahilig ka sa Korean, Bella. Sa Koreano ka magtuturo. Mahilig ako sa music. Nagturo ako ng gitara, but that was nakakapagod. Mm-mm. Kasi from 8 o'clock up to 5 o'clock, nagtuturo ka ng gitara. As in, non-stop yun. Uh-oh. Ang pahinga mo lang, isang oras, 12 to 1. So nakakapagod talaga. Mm-mm. As in, pagod na pagod ako. Tapos naramdaman ko kasi, siguro gano'n talaga, pag
pag nagka-problema na yung lungs mo, makakaramdam ka na. Meron na hingal, tapos parang makakaramdam ka na ng pagbabago pag, sa katawan mo, unting pagod, ganyan, ganyan. So grabe talaga, hindi ko rin kinaya. Mga around September. So April to September 2016. As usual, umalis ulit. Okay. Actually, doon, ayun na naman eh. Awol na naman ako. Okay. Sorry sa mga Korean. Ano, mabait sila eh, mabait nila. Pero ayun nga, I apologize doon. And so dalawa na struggle ko. Health. Tapos, ayun, being a provider for my family. Actually, nung September mismo, nagpaplano na ako to go to Qatar. Yan. Kasi nandun yung dalawa kong tito. Mag-OFW ka naman. Mm-hmm, Qatar. Pero ayun nga, kahit may mga inisip ako na, ano yung health ko? Ganyan-ganyan, so on and so forth. Tapos, ayun, nagtatanong na ako sa tito ko, ano ganyan-ganyan. Mag-apply daw, mag-ano raw ako ng passport. Okay, kasal na kayo na, no? Kasal na kami, 2016, September. Tapos, ewan ko, siguro hindi talaga will ni Lord. Kasi a month after, I decided na, or I planned to go to Qatar, September. The next month, nalaman ko namin na buntis si Sheila. pero alam mo kasi si Sheila, ayaw rin niya talaga. Ayaw rin niya talagang umalis ako. Hindi lang sinabi sa'yo. Mm. Pero ako rin kasi, parang, iba kasi pag gano'n. Half-hearted ka. Ganun talaga siguro. Alam ni Lord eh. Alam ni Lord, pag half-hearted ka, hindi niya talaga ibibigay sa'yo. Hindi niya talaga ibibigay sa'yo. And, ayun, hindi ako natuloy because my wife is pregnant. Gusto ko, ang hirap nun, pag natuloy ako dun, mga nganak, wala ako. So, I decided, that's when I've got that mindset na, okay, sige. I will just stay at home. Dito lang. Naririnig-rinig ko na yung work from home, mga ganyan. Kasi pero 2016 siya, ano eh. 2016 siya. Actually. Pero hindi ko pa nakikita yung kaya, no, ha? Kay Jason Dulay. Hindi ko pa nakikita yung nakaganon siya na 50,000. Work from home and RKPK. VA bootcamp na ngayon. Eh, na, okay. So, hindi ko pa nakikita yun. Pero, ayun nga. Problema ko kagad. Siyempre, pag work from home ka, you should have an internet sa bahay. And nag-ikuripot nga ako. Ayaw ko magpakabit ng internet na hindi pa ako sigurado magkakatrabaho ako sa bahay. So, ang ginawa ko noon, kasi yung bahay namin ngayon, actually, one block away lang yung bahay ng parents ko. Okay? So, dahil mautak ako, ang ginawa ko, bumili ako ng 20 meters na cable. Okay. So, lan pa yun, ha? Bonggang, mahal nun. 20 meters, sabi ko, kaysa naman magpakabit ako, hindi pa ako sigurado. So, nakikonekta ka kay mother? Nakikonekta ako. O, supportive naman si mami. Yung nga lang, gawa ka ng paraan para may kakabit kasi malayo-layo rin yun. Pilihin niya ka nito. So, pinasok ko pa sa tubo para hindi lang masira sa labas. Nakatawid dyan. Dalawa ka dito, Miss Ate Anet, minsan. Makita mo. Sige. Ngayon nga malambot na. Anyway, yun. Diba talaga? Oo. Kumbaga, sabi ko, walang dahilan para hindi ako makapag-start. Mm-mm. Okay. So, gawa ko ng paraan. And then, nag-research ako. That's when I got into ESL. Okay, nag-ESL. Okay. Ako sa rare job. Yan. Nag-rare job din ako. Oo, nag-rare job ka rin. Oo, yun. Kaso ang problema nga lang doon kasi booking system siya. Ang hirap. Kasi kung walang mag-book sa'yo, wala kang sahod. Tapos gigising ka alas 4, pre-prepare ka ng dapat i-prepare. Tapos, basta ang hassle. In short, hassle. Pero good training kasi sa English. Na-enhance talaga. Nahasa talaga. Although hindi naman perfect, pero the way you deliver, the way you teach kasi, nahasa. So, I think yung rare job for that experience. So, I started sa rare job 2017, January. Natuloy-tuloy yun hanggang mga June.
Mga June. Mga 6 months ka na naman. Tapos nag-awol ka na. Ang galing, ha, Jenner. So, 3 months active. Mental na ako. 3 months. Huwag niyong gagayain yung liyari. Okay, boss. So, 3 months active talaga ako din. January to March, active ako dun. As in, super active. But, ayun nga, due kasi ng misis ko is, ano ba tawag dun pag mga anak na? Tama, June, no? Ayan. June. Gusto mong tawag. Basta mga anak siya, June na. So, sabi ko, dapat mag-lilo na akong na magandang April or May. Para, kasi kailan, sinasamahan ko siya maglakad. Lakad-lakad. Ayan. So, January to March, sabi ko, nagpa-plano na ako parang hindi tatagal itong ano ko, yung ano ko sa rare job. With all due respect sa rare job, ha? Una, kung may nanonood man, diba? Okay, okay. Para hindi naman mapuna ang VA bootcamp. Pero, ayun yung realidad eh. Kumbaga, ang hirap, kung passion mo talaga magturo, go lang, see? Pero kung pamilyado ka kasi yung kinikita mo dun na, I think, 50 pesos? 50 pesos? Hindi enough. Hindi enough. Per 30 minutes. Diba? So, maliit talaga. January ko nun, 6,000 lang yata. February, 8,000. Tapos March, 4,000. Sabi ko na kung manganganak na asawa. Or yeah. Yari kung tuloy-tuloy ito. So, sabi ko nag-research talaga ako sa internet. Sabi ko, work from home. Ayaw din lumabas yung one, sir. Okay, naku, ka sa SEO. Sir Jason Dulay. Sir Jason Dulay, doon ko na nakita. And, nagbasa-basa kasi ako. Mm-mm. Ang nakastrike sa akin is yung kwento ni Sir Bernie Castro. Okay, oo. Sobrang nakarelate ako doon. And, ganyan talaga eh. Nakuha niya yung pain point. Yung, ang galing ni sir eh. Sir Jason, ano? Ano? Pinuturo yan eh. Dapat, diba, makuha mo yung pain. Yung pain ng customer or nung para sa akin, tayo yung mga innings market, ganyan. Pero, ayun nga eh. Na-connect sa akin. So, na-inspire ako. Kinabukasan, talagang ito, syempre, due diligence. May background check din ako. Siyempre. Mukha namang legit naman to. Hindi scammer. Although, may experience naman ako na mag-invest yung kay J3. Sabi ko, although mas malaki kasi ito, 7.9 as accelerated. Accelerated kasi in-enroll ko noon. So, kinakabahan ako. Sabi ko, lakasan ng loob na lang. And, dikit mata. Kapag, and sabi ko, parang may lukso ng dugo kasi. Pag, parang sincere. Parang yun. De, sincere talaga, naramdaman ko. Sincere talaga siya. And sabi ko, sige. Ang bilis nga mag-respond eh. Nung sinabi ko, sinend ko kagad yung deposit slip, nag-respond kagad. Okay, again. Parang ilang. So, yun na-approve. Nag-go through ako ng training, fast forward. Gano'n through ko yung VA bootcamp. 3 weeks. Natapos ko ng April. Kasi ayoko na abutin yung nahirap yung sa asawa ko eh. Pag itong pinatagal ko, medyo mahirapan pag nagsabay sa asawa ko. So, yun. Ang ganda ng training. Sobra. From zero knowledge sa as virtual assistant. As in. Kaya nga, iba yung pasasalamat ko dun sa mga sa kay Sir Jason, sa team. Ini-inspire ko rin yung iba na mag-go through kayo. Kung talagang zero knowledge kayo, mag-go through kayo sa VA bootcamp kasi as in parang zero to boom, magkakaroon ka ng idea. Although, depende pa rin naman yun sa'yo. Yun lagi nang pinapaalala yun. Yes. Yung success mo naman, hindi mo naman pwedeng i-depende sa VA bootcamp. It still depends on how you take action. So, that's what I did. I took action. Mm-hmm. Pero, nandun yung kabay. Para pag, actually, isa Upwork, hindi ko muna pinansin. Kasi natatakot ako, parang isa connects. Baka masuspend ka. Isang araw, isang buong araw lang naman ako nare-reject rin naman yung profile ko noon. Isang buong araw. Tapos, yung time na yun, kasi parang last year medyo mahirap na yata. Tapos ayun, na-approve naman siya. So, siguro mga 10 tries yata yun. Na-approve din naman. Nice. Okay. Pero hindi muna ako nag-apply. Nag-try ako sa online jobs. Ayan. Tapos unang unang interview ko doon, nakaka-excite kasi yung interview may bayad. Saan? Online jobs? In-interview ako doon. May nag-interview sa akin, tapos may bayad. Mm-hmm. Alam mo magkano? Magkano? $2. And may hell, 100 pesos. Pero kasi first time kumita ng $2.
yung PayPal account mo nagkalaman. Sabi ko to pag sinend niya yan, naniniwala na talaga kung totoo ang gold. Ang saya, 'di ba? Kahit $2. Hindi kasi yung $2 mo parang although malayo na sa kinikita mo ngayon, kinikita ko rin ngayon. Ay, doon nagsimula, $2. So, yun, nagtuloy-tuloy, sabi ko, posible. Although, nagpahinga muna ako kasi, ayun nga, sabi ko, mga anak na yung asawa ko. I start applying talaga sa Upwork. Yung talagang super intentional. Kumbaga may hustle rin ako noon. Hustle challenge. Challenge ka on your own. Mag-isa. So, nag-start na ako mga July. So, I got my first client sa Upwork July 31. Yung first talaga yun, hindi mo makakalimutan. July 31, Australian siya, $5. Ayun. Yes. So, although nag-start ako 3 hours per week yun na. Per week. 3 hours per week. So, it's a matter of how you negotiate na rin sa client. Ibitin yung oras. Sabi ko, will you increase it to 5 hours? 10 per hours week. Per week. So, unti-unti. Naging 15 hours, naging 20 hours. And the good thing, client ko pa rin siya ngayon. Ewan ko. Hindi ko siya mabitawan kasi parang may connection na rin kayo na... Oo, na pag yung mga unang client, no? Na doon pa rin. Bitawan. Pero syempre, bombarded na ako ng ano ngayon. Marami na rin. So, fast forward, I got more clients. One direct client from UK naman. Tapos, dalawang US clients. So, apat na yon. And then, another Australian client. So, now, I have 5 clients. Nice. So, anong pa to? Natutulog ka pa? Or inaano mo to? Flexi time. Hindi ka nag-ano? Nagsasabcon? Yung parang... Hindi pa. Malapit-lapit. Oo. Try mo kasi para may tulog ka naman. Tsaka para makatulong rin sa iba. Oo. Kasi may mga nagtatanong na rin sa akin kasama ko before sa church. Sabi ko. Oo. Aralin mo din kung paano mag-agency kay Upwork. Parang ang galing nga eh. Simula nung sinabi mo na ni-request mo na mag-interview na ako. Ang daming blessing. Ganun talagang siya success actually. Nakaka-open siya ng doors ng ano, ng mga ganyan. Kaya din nag-starting sa akin. Sobra. Meron tong bas-bas. Sabi ko din. Yung August talaga ito yung pinaka-highlight ng freelancing career ko. Kumbaga, sumali na hustle. Good thing. Yes. Sumali talaga ako ng nag-self-hustle ako sarili. Eh sa mga newbie or sa mga dati na never stop hustling, tuloy-tuloy lang. Yeah. Kasi ayun nga, ma-share ko lang this month din kasi kumbaga nung nag-hustle challenge ako. Sabi ko kasi bakit hindi ko ma-hit yung 6-digit mark? Mm-mm. Sabi ko hindi ko ma-hit ng mga previous isang taon na ako eh. Isang taon na rin nag-freelance July 31. Sakto July 31, 'di ba? Nag-start ako. Sabi ko, I will challenge myself. This month, I need to hit the 6-digit mark. And then, pagkakuha ko nung isa pang $15 per hour rate ko na client, yun, boom! Sabi ko, tinignan ko yung overview. Tuloy-tuloy. Nakita ko yung 1 month, ano ko. Talagang pag sino... Ayun na. Upwork to lahat. Upwork ka na lahat. Or may direct ka na? May isang direct ako. OLJ yun. Galing. OLJ. Upwork. Ay, sorry. Brock. Basta direct. Okay. Malimik tayo. Wala akong narinig. Wala din sila narinig. Ala, bukas ba kaya? Wala akong narinig ah. Hindi. We go direct. Upwork din naman kami. Meron naman kasing actually ganun eh. Yung after nyo matapos talaga. Dapat kasi legal din. Natapos mo talaga totally na yung contract. Nag-decide kayong mag... Tapos naman talaga. Hindi yung open pa rin yung contract. Yung parang bigla na lang nawawala. I think that is... Ayun yung bawal. Pwede kang buray nyo ako. Pwede kayong masuspend. Pero kung natapos nyo naman totally, pwede na kayong mag-direct. So, ayun. So far, ayun yung... naging ano ng journey ko when it comes to freelance. Whoa. From work from home Tatay. Ay, from Taong-Bahay. Taong-Bahay. Taong-Bahay to work from home Tatay. So, ayun lang. ang nagagandaan ako sa story mo kasi yung from the start na parang yung maraming pagsubok, di ba, na pinagdaanan. Pero parang hindi mo yun tinake into, ano, parang hindi ka nawala ng gana, ng pag-asa.
matagal ka ding hindi nag-work. Pero yun nga, parang feeling ko talaga may pinrepare si Lord para sa'yo na eto, eto, dadaanan mo to, dadaanan mo to, dadaanan mo to. Pero later on, eto talaga yung magandang ano, blessing para sa'yo. Sobra. Kasi, kumbaga, kung titingnan mo, ay, magising ka lang, nabuhay ka, di ba? Everyday, no? Blessing na yun. Blessing na. Although, I can say na talaga, hindi, may mga times na talagang nagiging pessimistic ako. May mga days na wala naman talaga. Siguro sakit ng yung introvert na ano, character bumabalik minsan. And I really thank God sa asawa ko kasi siya talaga yung kung ako pessimistic siya yung optimistic. Kaya laking ano ko sa mga wives, sa mga iba talaga. Kaya nag-click kasi siya optimistic, ikaw pessimistic. So parang nahahatak ka. Kaya nga, tulungan pagdating sa masingit. Parenting, I don't know, marriage na. So ngayon, meron na kayong one-year-old na ano, baby girl. Yung kanina. Nasaan na si baby girl? Ilabas na yan. Nandiyan pa eh. Nandiyan ka. Nasa kabilang kwarto eh. Sama ko, ilabas mo na. Nanonood. May tanong si Malu. Malu Villanueva. Anong niche mo, Brian? Ngayon. Oh, hindi ko pala nabanggit, no? Wah, ano yun? Okay. Ako kasi, more on virtual assistants. Plus, digital marketing. More into digital marketing. So, saan mo natutunan si digital marketing? Ayan, accident. Aksidente ulit. Okay. Ganito, balik tayo. 2017 lang, mabilis lang naman. So, sa 2017, may kumuha sa aking client from Upwork. Binayaran niya yung training. Ah, may mga ganyang clients. Worth 50,000 na training. Whoa. About actually, SEO. About white hat link building. SEO siya. So, sabi lang niya, tapusin ko ng 1 week and then i-onboard niya ako. Nice, no? So, ako naman, libre to. Number one, libre. Mm-mm. Ituloy man niya yung kontrata or hindi. Gain ko yun. Diba? Gain ko yun. Tapos, the good thing kasi, ang ugali ko kasi, every time that I study something online or may nagbigay saan, nagtitake note ako. Uh-huh. So, lahat yan. Tinatapos mo talaga. At dinadownload ko yung video. Pero hindi mo magagawa yan sa VA Bootcamp. Yung madadownload. Oo, yun dapat din action. Ayun, like, inaano ko talaga yan. So, aksidente. Natapos ko ng 1 week, but hindi niya tinuloy yung contract. Ah, okay. Kasi parang nagka-problema siya sa credit account niya. Ah, okay. So, parang na naging unverified siya. So, doon ako napunta sa una ano yan, White Hat Link Building. Mm-hmm. So doon ako napasok sa blessing in disguise. Blessing. Sabi ko, kung yung 7,900, may nag-training sa akin ng 50,000 worth. Kasi nag-research ko ano yung training na yun. 50,000 worth na training. So kumota na ako ng 42,000 sa training pa. Oo. Diba? Laka na nang naging mo doon. So yun, nagamit mo pa later on sa iba mong clients. Na naging niche mo na rin. And it's all rooted dun sa, syempre, kung wala ka ng mga ideas sa mga ganyan-ganyan, social media, wala. Hindi ka rin naman ikukunin ng client. Ayan, ay, so. Nadade! Sabi ni Bossing, sige. Nanonood na si Bossing Jason, sabi niya. Sorry. Hindi pwede. Okay lang. Galing ng meeting, okay. Ang basa ko, galing ng meeting. Sige ko, ano magaling ang meeting? Galing isang kahabol. Okay. Congrats on hitting your new goals daw. Yeah. Kudos to Sir Jason Dulay and the team. Ayan. Sobra. Nasagot na pala ni Bossing yung ibang mga katanungan na kung ano daw. Kahit high school graduate kung pwede. Yes, pwede naman. Mm-hmm. Check mo daw yung free VA course namin. freevacourse.com. Galing naman, share naman. Anong share? Si Malu. Mm. Sabi niya, galing naman, share naman. Ano po yung isa-share? Share mo daw. Anong ba? Blessings o yung training? O ano? Hindi ko rin masabi ko. Ano. Tapos si Yasmin, may client na me, pero gusto ko rin talagang sagutin mo pa rin sa video. Okay. Sabi ni Jason, sagutin ko pa rin daw. O, yun na nga. Pwede pa rin, pwede kahit hindi nakagraduate or high school graduate, pwede maging, maging freelancer. So, pwede mong i-check yung freevacourse.com namin. And meron din kaming blog na paano maging, online freelancer. Na may ilagay ko yung LinkedIn. So, yan. Si Yasmin, may client na me, pero gusto ko rin talagang mag-add pa ng client. Kaya naman, Yasmin. Kaya yun. Management. Basta siguro pag flexi time, kasi iniisip ng iba, pag may client kang 40 hours per week, kailangan mong i-consume lahat yun. Hindi naman eh. Hindi siya gano'n. So time management din, syempre. Kasi pag nag-commit ka, di ba? Ata.
Eh, share natin yung ano mo, yung PDF mo para makita na lang. Papakita ko rin. Wait. Ah, papakita mo na ba? Para yung mga ano, yung mga quotable quotes na Grabe. Naka-inspire yan. Kaya nga, nawala eh. Ano yun? Saan pa na napunta? Anyway, sige, magbabasa. Share mo sa screen? Ah, ito, oo. Share ko sa screen. Wow. Oh, may 10 minutes pa tayo eh. Oh, alam ko yung oras. Tapos kung may mga tanong-tanong kayo dyan. Papa? Katawag niya sa akin tatay eh. Ah, talaga? Yeah, tatay, nanay. Gusto kong tinapay. Yeah, Ay, may mga tanong pa pala dito. Tama. Si ano? Si Ged. Yung, nung nasa 4th training yun na po ako. Ah, ano to? Ah, nagte-training na si Ged. Okay, anyway. Ito na. Nakikita mo ba ang aking screen? Yeah. So, ay, ito yung start. Pero makukuha niya rin to sa mga nag-share nung, ano, nung interview ni, ano, ni Brian. Ito yung marireceive niya. So, yan. One quote a day. Kaya siya ng mga ano niya, mga quotable quotes ng mga lahat ng na-interview sa Just Success. Mm-hmm. Si Burns, okay, ayan, si Emma. So, if there's a will, there are 1,000 ways daw, sabi ni Burns. Mm-hmm. Tapos, ayan, makikita niya yan, lahat ng nandito. Si Mother Liberty, ayan, age doesn't matter. Ayan. Yeah. Ayan. Ayan. Kaya yung nana, yung mami ko, gusto na rin eh. Oo, ito yung ano, pwede kang walang edad, walang yung ano correct. Mo, yung pinag-aralan mo. Tama. High school graduate ka lang or kung elementary graduate, meron pa rin nga ka lang. Kung may ano ka, defect or PWD or person with disability nga na tinatawag, kaya pa rin. Parang next ano yan, next week si Paul i-interviewin din. Ah, si Paul? Si Paul. Ayos. Oh, yung nag-post din siya sa flip, yung nakaka-inspire din yung kwento niya. Oh, may dadagdag dyan sa PDF na yan. Oo, yan. PDF. So yan, si Marv, si Shirley Pepito, si JTL, nating kalimutan. Si Ali Pasag, yan. Si Mike Kubos, si Hanelet, si Bong. Yan. Nandito lahat ng mga na-interview. So kanumpay lahat yan ni Brian. Ang galing-galing. Nandiyan silang lahat. And I intentionally rin na ilagay yung mukha nila dyan. So that pag para sa mga meet-up, makikilala nyo sila. Diba? Kilala natin pala. Lalo na ako ulianin ako sa itsura. Pag nakita ko sila, uy, ikaw siya. Diba? Trots. Oh, so, yan, nandito hanggang sa huli na siya na. Ayan. So, oh, wait, your story might be next. What's your advice on aspiring freelancers out there? So, yan. Yes. So, mga susunod na mga successful freelancers, eh, kayo na ang next dito. Ilalagay ni Bri. Mm-hmm. Actually, pwede nila ilagay yan. Oo, oh, yan. Oo nga. Actually, kayo na mismo. Huwag nyo na parang bigyan ng drama kasi Bri, busy siya. Hindi naman. Hindi trabaho, no? Assume lang ako na ano, dagdag niya rin. Okay. Yan. Ay, naka-share pa rin ba? Hindi na, no? Okay na. Na-stop share ko na. Okay. So, yan. Maka may mga questions kayo kay Bri. Ang cute-cute naman ni Baby daw, sabi ni Holly. Ni Holly Brown. Saan ba nagmana? Kamukha ni Bri, di ba? Tingnan mo yung mata niya, sabi ko nga na. Ang cute ng giveaway mo, Bri, sabi ni Jason. Thank you. Ay, sige ko na daw, bala magdagdag ng iba pa, hindi na daw niya kaya. $5 lang yan, sir. Ano to si Mark? Pwede po ba ang grade school grad yan? Oo, meron nga. Parang si Paul nga, elementary graduate lang siya, pero sa lututorian siya noon. Nakwento niya lang yan sa akin. So, ayun. Ano siya? Elementary and PWD pa. Tama. Kasi it's a matter of confidence din naman sa ginagawa mo. Nasa kaya nga, sa'yo. Tama. Paano mo, ano. Maraming na din kasing helpful stuff sa ano YouTube and sa Google. At syempre sa bootcamp. And sa bootcamp, yes. Pero kung walang budget, andyan ta. Hindi naman namin pinipilit ang mga na mag-enroll kung wala naman talagang budget. Kasi marami namang free talaga na ano na information sa Google and sa YouTube. Pero yung yun nga, yung paulit-ulit din namin sinasabi, ang bootcamp kasi detailed and naka-outline. So, hindi ka mag-aaksaya ng oras para mag-research na mag-mislead ka lang or malilid ka sa ibang ano lang. Ito kasi, nandyan na. Kumbaga, isusubo mo na lang. By express way. Yes. Parang bayad may vlog, may vlog dyan si Hal. Yung, kumbaga, nag-ano ka, express way. Nag-startle pa. And, ano, kaysa mag-baryo-baryo ka, maliliin ka pa. Oo, diba? Dumandaan ka pa sa traffic and all. And, baka so, mahuli ka pa. Mapahin. Yan, ang dami nag-share. Nung pinakita ko yung PDF file mo, shared. So, share. Bongga. So, yan. Isasend mamaya. Or baka bukas yung ano, PDF. Pero I still encourage them na panoorin yung video.
Kasi yung Just Success, subscribe din sa YouTube channel. Maraming ano niyan, maraming nandiyan lahat sa YouTube yung ano, lahat ng interviews. Teka lang. Ay, sabi ni Hasmin, like niya daw yung black na hassle shirt. Oo nga, nakakapayat. Tignan mo payat. Oo nga. Black. Ano ba yan? Sige. Yeah. Sabi ni Ged, I tried na mag-apply sa dalawang, ano ba yan? Bakit pag sa ano, phone ko, nababasa ng matino? Wait lang. Balik ako sa ano, laptop. Nade-delay talaga sa phone, no? Yung sa phone, hindi, ano, pag may more, hindi ko nababasa. Parang nag-ano siya, e-exit agad. So, hindi ko gets ko dapat. So, nagahang naman ang aking laptop. Ang galing. Magaling talaga. Papapalitan na raw ni Sir Jason. Ano ba? Kapapalit ko lang. Ah, wow. Hindi, nung ano pa to. Ano? Parehas yata tayo. Oo, ano? Lenovo? Oo, Lenovo. Okay. So, sabi ni Cloyd, hi Miss Anna, on progress na ako sa VA bootcamp na sa Module 7. Paano ba mag-join sa Hassle Challenge. I'm quite nasa ano, module 13.2 and doon yung ano instructions kung paano. Pero yung guided na Hassle Challenge, October pa. Pero you can do your the hustle on your own. Kahit hindi, wala yung guidance na. Pwede, carry lang. Carry mo yan. Sige, ito yung binabasa na. I tried na mag-apply sa dalawang company na call centers in a day, but I guess hindi ko po cup of tea ang magtrabaho sa call center industry. Pero, big help din ang sa mga nag-call center pero dahil nagagamit nila ito pagiging VA. I hope one day makapag-start na rin ako mag-work as VA and makapag-share na rin sa inyo ng mga gustong mag-VA. Tapos next na siya. So just success. Naman ang next na ano, story ang ano. Ang i-share natin dito. So yan, ang dami nag-share. Share. Ang nag-share. Share niyo yung interview ni Brian kasi talagang nakaka-inspire yung ano, yung story niya na kasi ang usual nating ano, ang usual nating gine-guess or na-interview mga mothers. First time niya ta. Hindi naman first time. Meron naman. Si ano, Jason Dumana rin pala, father din. Pero parang mas na-highlight kasi since ayan yung ano, talagang nagdaan siya sa ano, sa pagiging taong-bahay. Taong-bahay. Oo, yun na nga. Yun na talaga yun. So parang talagang literal na nagbahay lang siya and then ayun. Sa bahay pa na talaga ang buhay niya. So, shout out sa lahat ng mga taong bahay. Oo. So, shout out sa lahat din ng mga tatay na. At mga tatay. Kasi, hindi mo pala na-feel dati na parang, yung mga kapit may sabihin, tatay nasa bahay. Ano to? Maano, kasi, ang ano, diba, traditional, ang tatay sa labas talaga tatrabaho. Oo, diba? So, si wifey, nagtatrabaho, diba? Kasi si... Ay, hindi ko pala na-share, no? Siguro isa yan sa mga masabi kong highlight na naitulong ng freelancing sa akin. Although, plano ko kasi maparesign si Sheila. Ah, so nag-work pa nga siya? Nung December last year. Naparesign mo na siya ngayon. So, nung April, naparesign ko na siya. Nice! So, pwede na rin siya mag-work from home. Kasi CPA pwede naman yun. Actually, nagpa-plano na rin siya. Nag-work nga ako kaninang madaling araw. Pinanood niya kay Daisy. Kay Daisy Virtue Daso. Ma-inspire siya. Although, may plano na rin naman. Actually, may Upwork account na siya. Ay, pala, bongga. Approve. Approve na rin. Inano lang, isa bata kasi. Medyo maligalig itong bata, anak namin, bata. Maliit pa kasi. Pero later on yan. At least, ano, nandyan kayo pareho na mag-guide yes. Siya. Mababay. So, perks of working from home. Nakikita mo yung, ano, yung parang milestone ng anak ko. No? Kasi yun yung parang na-miss ko nung sa first two na, ano, na medyo malalaki na ngayon. Tsaka plano rin kasi niya mag-homeschool. Namin mag-homeschool. Ah, oo. Si Days, di ba? Nag-homeschool siya. Tsaka si H, kung kalala niya, nag-homeschool din siya. So, yun. Pwede pa kasi kayo, isa pa lang anak niyo. Parang hindi pa masyadong, ano. Gusto ko din itryan actually. Pero nitong ano, naisip ko, teka lang, apat na. Busy ka na eh. Tsaka busy ka. Grabe ka. Hindi ka kayaan. Diyos, Lord. Hindi ka na matutulog. Hindi na kaya ng, ano, katawang lupa ako. Ang mga bagay-bagay. So, yan. Magsisix ako lang na biruin mo. Oh, 1 minute tapos na lang. Tapos kanina may sinasabi ka pang nahihiya. Ay, nasyashy ka. Natatak. Ay, kinakabahan. Tapos mo. With flying colors. Oh, di ba? Nag-e-echo daw ba ako? Ako ba yung nag-e-echo? Di naman. Sakto lang. Sakto lang ang echo. Ay, paano maging VA? Sige, isi-send ko yung, ano, yung link ng ano. Si Miss Anna na bahala dyan. Blog. Gusto niyo pa yung anyway, ayun. So, thank you, Bri. Thank Salamat. Sa pag-interview.
Thank you. Sobrang first time ang ano, na-highlight si Father sa ating ano, Just Success. So, sa lahat ng mga tatay dyan, hindi pa huli ang lahat. Pwede rin kayong mag-work from home. Hindi lang to para sa nanay, pwede sa tatay, pwede sa lolo, sa lola, sa lahat na. Tsaka may ano pala, may community ako. Hindi na tinatayo. Sa mga, may kasi, community na, okay. Hindi tinatayo ko pala, sinianan ko pa lang. FH dads. Oh! FH moms, di ba? So, MK, may counterpart na si FH moms. Wala lang. Hindi, gusto ko lang, ewan ko, yung heart ko kasi, na, sa mga father, to help out mga father who are struggling na to be their family, na to away. Tapos, alam ko sa yung struggle eh, all the insecurities. Gusto ko rin ma-share. Hindi ko, actually, hindi pa nga ako active doon kasi gusto ko muna i-build yung ano. Siguro una kong isi-share itong video doon. Ah, nice ah. Okay. Pardon. Sige yan. Para sa mga earpads naman to. Para sa inyo to, mga earpads. Yeah. Ayan. So, thank you, Bri. So, magpapromote na muna. Sa mga, ano, sa mga gusto nga pala mag-avail ng flip shirt, available na yung flip shirt kasi, ano, by ano public demand. Hindi, kasi marami nag-inquire ng flip shirt nung ano TFF. So may thread and yung ano yung site ay yung link para mag-order. I-ano ko rin, ilagay ko din dito later. So yan, $4.95 yung shirt. Order na kasi ano lang siya. Parang limited time lang siya ibebenta. Para lang ano yung mga taong gusto mag-avail. And then on Wednesday, watch again ang Just Success, si Jason naman, i-interviewin niya si Melissa Prophet. Mga Lod- SMA. Yes, Lodis ng SMA. So, yeah, don't forget to watch that. Hindi ko alam yung time na may event naman. Baka 5 p.m. to. 5 or 6 p.m. Sige, mag-ano na lang kami din kung ano, update ng event. So, with Jason Dulay ito, since ayoko man nosebleed kay Mel, saan ako mag-uusap? Grabe yun eh. Nosebleed lang. Swabe sa English yun. Oo, swabe-swabehan lang. So yan, yun lang. Salamat sa lahat ng mga nanood ngayon. May nanood ba? Marami ha. I'm sure maraming na-inspire sa kwento ni Bri. Kasi ako, na-inspire sobra. Hindi lang mothers ang carry ang ano work from home talaga. Basta ano lang, pray. Pray tayo. Ano pala kung ano, last tip mo pala. Oo nga. Oo nga pa. Na, ano. Yes, and sinulat ko na rin naman dun sa PDF. Sabi ko, okay, pero sige. You just need to consistently pray. And sabi ko, pray and praise. Kumbaga, kahit anong mangyari, praise mo pa rin si Lord kung nag-fail ka ngayon. Praise mo pa rin kasi minumold lang naman niya yung character mo. Eh. Diba? Even if you fail, praise Him. Sabi mo, Lord, alam ko may plano ka sa buhay ko. Yes, and the more that you need to praise Him when you are, kumbaga, naging successful ka sa ginagawa mo. As a freelancer man yan, as a tatay, as a nanay, bilang parent, or bilang breadwinner, just give glory to God. Yun lang naman yan. Yeah. At dahil dyan, goodbye sa lahat. Thank you, Rai. Bye. Bye, everyone. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Night. Bye. Night.